113, 14, 115, 116, 117, 117. Agad na. Agad na ata. 117, 84 RPM. Yeah, 118. 118. Speed tuner, kalkal pulley set na bagong profile. Itatry natin ngayon. Punta tayo kala M sa speed tuner, Sindalan speed tuner Pampanga, M-Work speed tuner Pampanga. Kung napanood niyo yung last video ko sa Groove na Bell, pinakita ko doon yung bagong pulley ng speed tuner na kalkal, pang on the click. Kasi medyo may problema yung pulley, parang reject siya. Yung mga gilid ng flyball ramp, uka na siya, malalim na yung uka. So minessage ko si M, sabi ko, bro, yung pulley may ano, damage, parang reject. Kanya, sige, balik mo na lang dito tapos palitan natin. Sakto rin to kasi parang medyo mabe-breakin ko tong speed tuner bell na nakakabit ngayon dito kay Click, na pang ADB na to eh. Tapos kuha na natin siya ng baseline doon sa Mega Dike. May natakbo ni Click ah, 110 na lang ah. Sagat na yan, no? O siguro dahil malakas ang hangin. Bukan nga natin. Ano ba, tumas? Naging 111. 112. 112 lang. 113. At pala, yoyo ko ano. 114. Yan lang baseline natin. Dati kong top speed nito kay Click nung bago lahat. 120. Pero ngayon, eto na lang ang takbo niya, 114, kasi nga lumata na yung mga pyesa. Yung belt ko, manifest na tong belt ko eh. Kaya feeling ko talaga hindi nadudulo. Napaligo na tayo kala M. Sa gilid ng Jumbo Genera. Ayun, Jumbo Genera. Tapat ng KFC tsaka McDo. Taligo tayo dito. Ayun, kapin sila. Binaklas ko na si Click, kabit na raw na sabi niya, may SEM ah. Bro! Kala mo makakaligtas. Ay, doon yung sumama sa vlog ah, makakaligtas ka ah. Ito yung panggilid kong gamit kay Click. Speed tuner na version 2. Lining, Gecko. Bola ko 11 grams. JBT na bola. Ayun lang, tsaka tuning washer. Ayun, ngayon, magdedepende sa belt position kung ilan washer lalagay natin. Tapos speed tuner na, ayan yung fine thread na group belt. Mga ADB to, para mas mabigat. Ito yung pulley, yan. Speed tuner na, yan. May tatak na CNC. Ang degree nito is 13.5 daw. Yan. Iba na yung profile. Yan, kung mapansin nyo to, merong parang medyo uka. Para mas magdikit siya. Tapos itong flyball ramp, hindi nila ginalaw. Ito yan, yan. Ganun pa rin. Bali, naka-degree lang yung ano. Yung face ng pulley at drive face. Kabit ko na lang ngayon to. Tapos test ride natin. Yung pulang TDC nito, kahit alin na matapat dito sa tatlong poste. Tapat dito sa toldo. Kulang siya sa washer. Ayan na. Lubog. Lubog yung belt. Kasi yung dati kong settings, angat na angat yan dito, sobra pa. Siguro mag-washer tayo. Ayan, nakalagay itong washer. Sumayad siya dun sa may drive face. Sa mismong cover, binawasan namin ng 1mm. 2.5 pala yung nakalagay. Ayan, wala nang sabit. Sakto na yung belt position din. Let's ride na lang. Speed tuner Pampanga. Yan, testingin natin kung may RPM drop. Wala na, detesting na nila eh. Try ko muna.
Oh, lakas. 90. Wala ang drop. Kasi yung dati na pulley na speed tuner na kalkal, nagtry ako noon, 'di ba? Version 'to gamit ko. Yung unang version ni Mickey, ano siya? Meron siyang RPM drop sa mid. Ito dire-diretso yung RPM. So isa pa. Yan oh, 7-2. Oh, biglang lumakas oh. Pagdating mo ng 80, biglang gigigil. Oh. Kaya gusto mong itry yan sa mga stock map. Stock mapping, kung ganun ang response, no? Oo. Oh. Kasi naka-remap na to eh. Tsaka naka-pipe din. Yan, okay na, nakabit na natin yung ating bagong pulley set. Nakakalkal. And tinetesting ko nga kanina, wala na siyang drop. Okay, testingin natin sa Mega Dyke. Top speed na rin natin, yung ating kailan makukuha. Ayun, walang madrop ang RPM. Ayun, bigla na nagalit. Pagdating niya na 80, bigla nagagalit. Ayun natin dulo. Nagli-limit. Yan lang, nagli-limit. Nakabot niya yung limiter. Ito niya ba, na 9,900 RPM. Mahagok. Hindi natin mapapadulo to kasi nagli-limit siya. Tapos wala pang 100 yung takbo, nagli-limit na siya. So siguro message ko na lang si M na ito yung naging resulta. Sayang no, ganda pa naman ng mid. Parang may turbo sa mid eh, pagdating ng 80 eh. Kaya lang delikado makakala natin dyan pag laging nagli-limit. Nadinig nyo naman siguro, nagpuputol-putol na. Pinipigilan na ng limit ng ECU. Para hindi ma-damage yung makina. Kaya kasi meron akong RPM gauge kaya nakikita ko. At saka dinig nyo naman kanina yung limit niya. Ito no. Pero parang nagpuputol-putol. Nakausap ko na si M kanina. So sabi niya try ko daw tanohin. So tinry ko ngayon. Nagpalit ako ng center spring. Stock yung nakalagay ditong center spring. Nalitan ko siya na ang speed tuner na 1200 RPM na center spring. Yun yung ginamit ko rin dati yung dito kay click. Tapos nagpalit din ako ng bola. Yung 11 grams, pinalitan ko ng 13 grams na bola naman. Tingnan natin kung magli-limit pa rin. Oh, ganun pa rin. 8,000 na agad oh. Ganun pa rin, may dadrop, magli-limit na to. Ayan na oh, 9,900 na. Hindi mapadulo to kasi mabilis siya mag 10,000 RPM. Nagli-limit na agad. Nakausap ko si Marco kanina. Na nag-suggest siya na try ko doon na tanggalin yung washer, tuning washer. Para daw magdikit yung, or maipit yung belt. Yan, try natin ngayon kung hindi na siya magli-limit. Mabuhay ang okay ah. Hindi natin sa 80. Ayun! Ayun, wala na. Pero 9,000 RPM agad. Bagal pa ng takbo, 9,500 RPM na. 97 RPM. Opo. Yun lang, over RPM pa rin oh. Pero nawala na yung ano, sobrang bilis mag-limit. Same din pala gamit ko dito yung spring, yung parang 1,200 RPM na spring na speed tuner. Basta same pa rin yung bola. 13 grams na bola ang nilagay ko. So bali tinanggal ko lang talaga yung washer ko na 1.5 mm. Pero sabi niya maglalabas daw si Maso ng may kalkal yung flyball ramp eh. Ewan ko lang ah. Siguro pwede niyang abangan. Ah, mabagal talaga siya dumulo.
So, sobrang taas ng RPM pero 105 lang takbo, 106. Yeah, magli-limit na. Lapit na. Ayun. Ayaw pa. Ah, hindi siya nagli-limit. Pero 97, 70 RPM. Stack up na siya sa 107. Hindi siya maka 110. Yung version 2 ko kasi na pulley, parang pag dumudulo ko doon, nasa 8,000 RPM lang. Ito, kita nyo, umabot ng 9,700 RPM. Nagpalit ako ng bola, 15 grams, pero yung pinalit kong bola, hindi siya bola talaga. Na siya yung slider. Kung alam nyo yung Dr. Pulley na slider, yun yung kinabit ko sa kanya. Dapat kay ADB ko yun ikakabit eh, bago pa yun, hindi ko pa nakakabit. So ngayon, kinabit ko muna kay Click para lang matesting ko dito, kasi nga yung bola ko, nabilog, ay nakakabit kay ADB yung 15 grams ko. I-try natin ngayon kung okay na yung RPM niya, kung hindi na siya mag-over RPM, hindi na siya abot ng 9,700. Ang target ko kasi is around 8,000 RPM to 8,500, yan, maximum na yan. Andun kasi yung max horsepower sa power band. Sa spec sheet to, ah, general siya na ang mga Honda Click. Wala na yukuan, try lang natin ko lang RPM. Nasa 8,000 RPM na siya. Tapos na hangin. 87 RPM, 88 RPM, 109, 9,000 RPM pa rin, 110, 111 at 9,000 RPM, pero malatas pa rin ang RPM, no? Natin pag maluwag. Yan, mukhang dudulo naman. 113, 114. So ang taas ng RPM talaga, oh. Nasa 92 RPM. 9280. So kung 140 na night natin is same lang siya nung sa version 2. Sa takbo ngayon i-click, ha. Kasi ito medyo malata na yung ano nito, mga piyesa nito eh. Belt nito manipis na. Ayan, hindi na gaano dumudulo. Pero yung baseline nga natin is 114. Napantayan naman natin dito sa pulley ni Maso na bago nga ng click. Kaso yun nga, ang ayoko dito, tas ng RPM masyado. Hindi naman ako pwede magbigat pa ng bola kasi stuck na bola na to eh. 15 grams. Pero yun, tinry pa rin natin. Wala na yung limit niya, hindi na siya nagli-limit. Nasa 9,000 RPM na lang. Yung nakaraan, di ba? 9,700, no? 13 grams na bola. Umagal yung arangkada niya. Napabad na lang natin. Tayo ka ng konti. Mukha angat. 110, 11, 92 RPM, 112. O, tama na. Malakas talaga ang hangin. Pero yun, kaya niya pa rin tumakbo ng matulin, kaya lang, mataas na nga talaga ang RPM. Or depende rin siguro sa magiging response ng makina nyo, kasi yung sa akin, although sa akin, stock engine, kaso naka-rim up ako, tas naka-power pipe ako. Kaya baka ganito yung response niya. Nagpalit pala ako ng center spring. Eh, nababaga lang kasi ako kayo na doon sa arangkada niya. Yung 1-2 center. Nalitan ko siya ng stock center spring ng Click 150. Yung kulay green yun. Yung kasing stock ko, ano na siya, malambot na tas may mga kalawang. Eh, try natin ngayon dito kung mag-over RPM pa siya. Ang night natin ngayon is 9,300 RPM pag dumudulo, no. Kasi ngayon, ang kasi OBR, pero i-try pa rin natin.
kung ilang RPM ang aabutin sa full throttle. Atas na RPMB. Mukhang hindi naman mag na 9,000. Ay, mukhang aabot. Yan, hindi na umabot ng 9,000 RPM. Ilan yung top speed? 11. 111? 112. Oh? Oo nga, kasi kanina na nagta-top speed ako, diba? Ano lang, 114 lang inabot ko. Ngayon, angkas ko pa si OBR. Ah, sige, try ko lang ulit yung mamaya, no? Ayan, try na natin ngayon yung top speed ng solo. Kanina, angkas ko si OBR. Nag-111 siya. Lakas eh. Kahit ako nagulat eh. Ayan, try natin ngayon dito. Sana wala nang gano'ng sasakyan. Oras na 8:46. Ayan. Tatiming lang tayo ng walang sasakyan. Hindi tayo mag-top speed ng maraming sasakyan. Game? Diretso natin. RPM pa rin. Pero mas mabilis na siya, oh. Pag 115 na. At least abit natin yung baseline natin na 114. Nag 115 tayo eh. Mabot siya ng 115 ngayon. Pero feeling ko wala na akong magagawa dito. Kasi ito na yung pinaka mababang RPM na pwede kong tono dito. So tingin ko din dahil sa remap nito, kasi yung remap dito mas mataas ang RPM eh. Tsaka sa pipe din. So posible na kaya ganito yung response niya is dahil sa remap. Pwede na kapag halimbawa stock mapping kayo, stock pipe, baka iba yung response ng makina, hindi siya over RPM. Baka lang, ah, hindi ko sigurado. Pero yan, ito yung result nitong sapulin natin sa mapping. Baka hindi talaga siya match. Yan, nag-over RPM. Pag kasi nasa 9,000 RPM, parang medyo wala ng power eh. Mahina na siya. Wala na ano, puwersa. Pero yung arangkada niya, mas malakas na yung arangkada. Not unlike yung isa, yung 1-2 center. Nabagalan ako sa arangkada nun. Ito, mas maganda yung arangkada niya. Stock center spring ng click 150, mas malambot kasi siya doon nga sa 1-2. Ito parang konti lang ang itinigas nito sa compared sa stock ng click 125 na center spring. Reveal na lang tayo ng setup bukas. Pakita ko sa inyo yung mga nakakabit. Ayan, baklasin natin si click. Speed tuner na groove bell pang ADV. Ano, okay naman, walang dragging. Feeling ko na break-in na to, parang lapat na siya. May mga guhit na dito sa lining. Drive phase, ito. Ayan, boost naman yung marker. Nalagyan ko ng marker yan. Ayan. Yan dito. Sabihin, umangat yung belt natin hanggang dito sa taas. Nung una kasi, parang hanggang dito lang eh. Yung may washer, ay umangat. Nung tinanggal natin ang washer, sagad na yung angat niya dito. Kain lahat ng surface. Although hindi natin siya may set ng low gear talaga, tinan niya. Medyo lubog siya pero hindi naman sobrang lubog. Sakto lang, konti lang ang lubog. Hindi lang talaga siya naka low gear. Ayan, nakalubog ng konti dito. Sana ganyan, ang angat niyan. Pag naka low gear. Gecko lining natin. Pakat na yung fine thread na groove ng bell natin. May guhit-guhit na siya. Pulin natin, sagad din. Ayan, may marker. So, nandyan. Ubus yung marker. Akain siya lahat. Yung sinasabi ko sa inyo na slider. Ayan na. Dr. Pulley na slider. 15 grams to. Ganyan ang korte niya. Iba. Tapos ang kabit niya, pag nakaharap sa yung pulley, pag ganito,
Ito yung may cover side dito. Ito maganda to sa stock na pulley kasi pag umangat yan dito, na ganyan, mas mataas. So mas magdidikit yung pulley at drive pace pag itong gamit nyo yung slider. Yan. Kagaya ng bola, pag nakasagad na siya dito, sa kanto dito, yan, mababa lang yung angat. So masangat to, halimbawa all stock kayo, palit lang kayo nito, Dr. Pulley Sliders. Ito naman yung center spring natin, yan, ang kulay green, kita nyo. Stock center spring yan ng Click 150. Ito yung stock ng Click 125, yan. Medyo malambot na nga, tsaka may konting kalawang, malambot na siya. Ito naman yung speed tuner na 1200 na matigas to. Mas malaki yung diameter nito. Binalik na lang muna yung version 2 ko na pulley. Ito yung speed tuner na tinest natin. Yan, balik ko to kay M. Itatry daw niya kasi sa click ng pinsan niya. Yun nga kasi baka nga hindi lang match sa mapping nitong motor ko. Naka-remap nga kasi to. Itatry daw niya doon sa stock map tsaka stock pipe din yata yan. Nabalitaan ko kayo kung anong magiging result nun. Ayan yung set natin ng low gear. Dito yung nakaangat yung belt dun sa ibabaw. Pero yan, sa ano yan? Sa speed tuner na version 2 na pulley. Ganyan yung set ko dati pa. So final thoughts tayo, pupunta tayo kay M ngayon, babalik ko sa kanya yung pulley. Itatry nga daw niya dun sa stock na Honda Click ng pinsan niya. Itingnan niya kung ganun din yung magiging response. Kasi nga yung sa atin, sa motor natin na naka-remap, is antas masyado ng RPM. Although dumudulo siya, padulo natin 115 eh. Kumbaga parang hindi match yung mapping, parang ah, yun yung theory ko. Kaya ganun. Ngayon binalik ko yung pulley natin sa yung dati kong ginagamit na speed tuner pa rin yun, pero yun yung version 2 na aftermarket kalkal nila. Matagal ko nang ginagamit to, yung speed tuner version 2, sobrang tagal na. Ito yung last vlog ko ng CVT kay Click dati eh. Napaabot ko siya na 120 kph ang top speed niya. Consistent yan ha, pero mga 7 beses, ganun. Papaabot ko siya ng 120. So, may vlog din ako noon, pwede nyo panoorin. Yung sa JVT5, ako JVT5 na vlog. Doon ako nag 120 eh. Nung stock pipe hanggang 116 lang. Pinakamabilis ko sa pulley na to na gamit ko ngayon. Pero nung nag pipe ako, nag 120 siya. Tapos plus pa yung remap, mas gumanda yung RPM delivery, yung throttle response. Yan, mas gumanda overall. Tsaka mas nag match yung pipe sa mapping. Hindi na siya lean. So iwas sabog sa makina, iwas overheat. Pero sa tibay, mababudge ko yung speed tuner kasi yung kaibit ko, yung parang gamit ko, speed tuner na kalkal na yung unang-una pang kalkal ni Mickey sa pang Honda Beat. Tagal ko lang gamit doon, hanggang ngayon gamit ko pa rin. Baka tibay, basta stock modified, matibay. Ang aftermarket niya matibay din naman kasi pansin ka medyo matigas yung slider piece nito. Parang nakakain niya yung koste ng pulley. Yan ang pansin ko dito sa version 2 na pulley. Pero all in all, okay naman yung takbo. Hindi naman kaagad na kakabewang yung mga surfaces. Kaya hanggang ngayon, mabilis pa rin manakbo eh. Wala pa rin ako masabi sa performance. Yun lang talaga, yung belt ko manipis na. Kaya ginagana na po dulo. Hanggang 114 lang yata na nakaraan. Kaya ngayon, in-adjust ko rin yung CVT nito sa version 2 na pulley. Adjust ako ng konti. Yung spring ko na stock, pinalitan ko siya ng pang click 150 na stock center spring. Tapos yung bola, ginawa akong 10 grams din. Parang gusto ko siyang paabuti na ng 8,000 plus RPM pagka dumudulo. Moment of truth. Na 8,000 RPM na oh. Natin kung kailang RPM. Di abot ng 9,000 to. Mas ng hangin. Pero bilis na takbo oh. 109, 110. 11, 12, kahit ang lakas ng hangin no? 85 RPM, 113, bitin tayo. Yukuhan ko na konti. Kung bilisan, pa slipstream ako. Ano, 113.
14, 115, 116, 117, 117, agad na, agad na ata, 117, 84 RPM, 118, 118, whoop, yan, sinagad ko lang yung RPM nito, netong sa version 2 fully. Nag 11 grams kasi ako, parang nasa 8,000 pagka dumudulan ng 120 noon. Pero malakas yun. Kumbaga yung ang ayaw ko lang sa 10 grams is yung alis. Medyo nadedelayan ako ng konting-konti lang. And depende pa rin kasi yan sa preference mo. Pero yan, around 8,500 RPM talaga ang power ng click. Kita nyo, 180 ng takbo. Manipis pa yung belt. Malakas talaga ang makina ng click. Lalo pag naka-pipe na. CVT tsaka pipe. Sa pipe talaga lalabas ang power niyan. Ito, malakas pa rin ang ano natin, version 2 pulley natin, speed tuner.